Kadalasan sa buhay, saka pa lang tayo nagkakaroon ng realization kung isang mahalagang parte na ng ating buhay ang lumisan. Isang pagkakataong pagsisisihan man natin ang lahat, huli na. Hindi na natin maibabalik pa. Dear Papa Van, ako si Jill, tubong kabaga ni Isabella. Kabilang ako sa tipikal na mga bata noon na takot sa dugo at karayom. Takot na takot akong magkasakit o magkasugat dahil ayoko nang nadadala sa ospital. Mortal enemy kung ituring ko ang mga doktor o nurses noon dahil alam kong tutusukin nila ako. Pero sinong mag-aakala nga yung kinatatakutan ko lang nung araw ay isa ko na palang profesyon ngayon. Isa na akong ganap na nurse, Papa Van. At hindi biro ang mga pinagdaanan ko bago ako nakarating sa kung saan ako ngayon. Isa sa pinakamahirap sa pag-abot ng pangarap, Papa Van, ay yung malaman mong walang bilib sa'yo ang isa sa mahalagang tao sa buhay mo. Nakakasama ng loob. Ganun ang naramdaman ko sa daddy ko. Minsan nga, gusto kong isipin na ampun lang ako. Parang iba lang kasi kung tratuhin niya ako kumpara sa dalawang kuya ko. Kapag bumibili siya ng mga laruan namin sa tuwing umuwi siya, makikita mo ang kaibahan. Mukhang mamahalin kina Kuya Stanley at Kuya Harold. Samantalang yung sa akin, parang binili lang sa bangketa. Feeling outcast ako sa tuwing binibida ng mga kuya ko kay daddy yung matataas nilang grades. Hindi ko magawang ibida yung class card ko, Papa Van, dahil aminado akong mahina ako sa klase. Napapayuko na lang ako sa tuwing class card ko na ang hawak ni daddy, saka ito iiling. Alam mo, dad, tuwang-tuwa yung mga co-teachers ko rito kay Jill. Ang sipag-sipag niya raw maglinis sa classroom. Most generous din siya sa mga classmates niya. Bagya akong napapangiti sa pagbibidang yon ng aking ina. Flora, kaya natin sila ginagastusan sa pag-aaral para magkaroon sila ng karangalan balang araw. Natigilan na noon si Mami. Aanhin niya yung praises na yan kung puro pasang-awa naman ang mga grades niya. E kung sa paglilinis lang pala siya magaling, edi mag-janitor na lang siya. Nasaktan ako sa sinabing yun ni Daddy. Maiksi ang pasensya niya pagdating sa akin, Papa Van. Sa aming tatlong magkakapatid, ako yung madalas na nakakaranas ng kalupitan galing sa kanya. Napagbubuhatan niya rin ako ng kamay at nasisigawan. Samantalang sina Kuya, hindi man lang niya magawang pagalitan. Kapag ganun ay nagmumukmuk na lang ako sa kwarto at umiiyak. Makukuha ko na sana ang tulog ko noon nang namalayan ko ang pagpasok ni Mami sa kwarto. Ang buong akala niya ay mahimbing na akong natutulog. Pasensya ka na, anak. Hindi man lang kita may pagtanggol sa daddy mo. Patawarin mo ako kung nararanasan mo to ngayon. Mahal na mahal kita, bunso. Lagi mo sanang tatandaan yan. Pusal ni Mami sa kanya hinagkan ang ulo ko.
Hindi man sabihin ni Mami, batid ko ang pagsisikap niyang pagaanin ang lahat sa pagitan namin ni Daddy. Kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili kong mahal din ako ng aking ama, pero hirap pa rin ako, Papa Van, lalo na't salungat sa hinahangad ko ang nararanasan ko. Kapag nadedestino si Daddy sa ibang lugar, doon palang bahagyang nagkakaroon ng katahimikan ang aking mundo. Sa ganong mga araw ko lang nga nararamdaman yung kalayaan, yung pakiramdam kung paano ba maging bata. Nakakapaglaro ako ng walang kinatatakutan. Malaya ako mula sa pambabatok at pangungutos ni Daddy. Sa kabila ng ganong trato sa akin ng aking ama, hindi naman iba ang trato sa akin ng mga kuya ko. Sa katunayan ay salitan pa nga nila akong nire-review sa tuwing wala silang ginagawa. Ganon ang naging sistema ng buhay ko kahit na nung magbinata na kami. Kapag may okasyon sa bahay ay hindi ko man lang narinig sa aking ama na binibida niya ako sa mga bisita. Yang si Stanley ko, susunod yan sa yapak ko, pre. Magiging pulis din siya at magkakaroon ng mataas na katungkulan sa hanay natin. Aba, talagang planado na. Eto bang si Harold? Magiging kilalang piloto yan balang araw. Ipapasok ko siya sa AFP bago man lang ako tuluyang mag-retire. Hindi ko maiwasang malungkot sa narinig ko, Papa Van. Tila hanggang kay Kuya Harold lang kasi ang magagandang plano niya. May isa sa kainuman niyang nagtanong kung anong plano niya sa akin bilang bunso. Pero imbes na sagutin niya ito ay iniba na niya ang usapan. Pasimple nitong ibinalik ang tanong sa kumpare niya at sa anak nito. Balang araw, magiging proud ka rin sa akin, Dad. Usal ko sa aking sarili. Oo, anak. Naniniwala akong magagawa mo rin yan. Nagulat ako sa sinabing yun ni Mami na nasa likod ko lang pala. Ramdam kita, anak ko. Ang sa akin lang, huwag ka sanang mawalan ng pag-asang magkakalapit din kayo ng Daddy mo balang araw. Dugtong niya na nangingilid na ang luha sa mga mata. Ilan lang yun sa mga sama ng loob na napapala ko sa sarili kong ama, Papa Van. Meron din yung ipapakilala niya ang mga anak niya pero sina Kuya Stanley at Kuya Harold lang ang tinatawag niya. Parang nanliliit pa nga ako kapag si Mami na ang nagtatawag sa akin. Feeling ko para akong saling pusa sa sarili kong pamilya. Kahit na may pinagdadaanan ako sa bahay, hindi ko hinayaang makakaapekto yun sa akin sa school. Ako pa nga ang pinakamasaya at pinakamaingay sa amin ng tropa ko. Hanggat maaari, Papa Van, ay ayaw kong may dull moments sa pagitan namin ng mga kaibigan kong sina Lance, Ruel at Troy. Lagi akong gumagawa ng dahilan para mapatawa sila, para maging masaya sila. Ayaw ko nang may na out of place. Yun ay dahil alam ko yung pakiramdam ng nalulungkot. Pakiramdam ng nababaliwala. Kapag meron kaming napag-uusapang lakad, hindi pwedeng may naiiwan. Yun nga lang. Tila magkakanya-kanya pa rin kami ng landas pagdating namin sa kolehiyo. Magkakaiba na kasi kami ng kursong gustong kunin. Engineering sa akin. Gusto kong may pagmalaki ako ng tatay ko balang araw. Magtatayo ako ng malaking gusali kung saan nakalagay ro'n ang pangalan ko. Ani Lance. Dahil may edad na mga magulang ko, magne-nursing ako. Segunda naman ni Ruel. Nalayo pa ba ako sa hilig kong pagluluto? HRM na ako siyempre. Malay nyo, makakakain kayo sa sikat kong restaurant balang araw.
bida naman ni Troy. Hey, ikaw, Jill, anong plano mo? Tanong nila sa akin. Ah, ako? Magiging sikat akong janitor balang araw? Sa sinabi ko ay natawa sila. Tarantado, sumeryoso ka naman, boy, kahit minsan lang. Banat ni Lance. Bakit? Anong mali ron? Sagot ko na ang kalinisan ng building, hospital at resto nyo. Muling banat ko kaya muli silang nagtawanan. Kung alam lang ng mga kaibigan ko ang pinagdadaanan ko, Papa Van. Kung alam lang nilang walang kaplano-plano sa akin ang magiting kong ama. Pero siyempre, hindi ko na pinaalam yun sa kanila. Bukod sa ayaw ko ng drama, ayaw ko rin kaawaan nila. Nasunod nga ang plano ni Daddy kina Kuya Stanley at Kuya Harold. Ongoing na noon ang training ni Kuya Stanley sa Isabela, habang si Kuya Harold naman ay nakaplano na para sa entrance exam sa Philippine Air Force. Ako? Parang wala pang plano, Papa Van. Hanggang sa isang hapon nang maabutan kong nag-uusap ang mga magulang ko. Magkokoleyo na rin si Jill, ani Mami. Nakita ko kung paano napahiningang malalim si Daddy habang nagbabasa ng dyaryo. Eh, anong plano mo? Tanong niya sa aking ina. Plano ko? Plano ko lang? Wala na ba talagang pag-asang gumaan ang loob mo sa kanya? Kung pagtatalunan na naman natin to, wala akong oras para dyan. Tila wala pa rin pakialam na tugon ni Daddy. Bakit ba hanggang ngayon kailangan mong parusahan ng ganun yung bata? Tila may nilalaman ang tanong na yun sa kanya ng aking ina. Hands off na ako pagdating sa kanya, okay? Magpupulis din siya. Pagdidiin ni Mami dahilan para matigilan si Daddy. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi niya kakayanin. Kasi wala kang tiwala sa kanya, bulyaw ni Mami. Noon pa man, malamig na ang trato mo sa kanya. Kung may sama ka ng loob sa akin, ako ang parusahan mo, huwag ang bata. Saglit na namagitan ng katahimikan. Magpupulis siya at pagdating ng araw, tutulungan mo siyang makapasok. Katulad ng ginawa mo kay Stanley, ani Mami saka ito tuluyang tinalikuran ng aking ama. Isa yun sa pinakamalungkot na parte ng buhay ko, Papa Van. Ang marinig na tila walang ang magandang plano sa akin ng daddy ko. At ang makita kong tila nagmamakaawa pa ang aking ina ng tulong mula sa kanya para sa akin. Kung susundin ko lang ang plano ni Mami, magkakaroon ako ng pagkakataong mapatunayan ang sarili ko kay Daddy. Alam ko namang ginagawa yun ni Mami para magkalapit kaming mag-ama. Kaya lang may parte sa akin na parang ayaw ko nang gawin yun. Lalo na kapag nakikita kong nanghihina si Mami. May mga pagkakataon kasi nakikita ko siyang iniinda ang sakit ng balakang niya. Halos hindi makakonsentrate minsan sa ginagawa niyang lesson plans dahil dito. Noon ay naalala ko si Rowell at ang kagustuhan nitong mag-nursing. Mga senior citizen na kasi ang mga magulang niya, Papa Van. Hindi pa naman ganun katanda si Mami pero kailangan kong magpakasiguro dahil hindi na rin siya bumabata. Parang hindi ko ata kakayanin kapag nawala sa akin si Mami. At dun ko nga naramdaman yung calling na kailangan ko namang ibalik sa kanya yung mga pabor na ginawa niya sa akin. Bago ang araw ng enrollment ay masinsinan akong kinausap ni Mami. Pinalabas pa nga niyang plano rin ni Daddy ang tungkol sa pagkuha ko ng criminology para lang siguro ma-inspire ako.
Diba sabi mo, balang araw, magiging proud din sa'yo ang daddy mo, anak? Ito na yung pagkakataon mo, Anya. Nakangiti lang ako noon. Pero sa isipan ko ay naglalaban na ang dalawang kurso sa akin. Humingi pa nga ako ng sign noon kung ano nga ba talaga ang dapat kong i-enroll. Hanggang sa biglang matigilan si Mami sa kanyang paglalakad papuntang registrar. Oh, ayos ka lang, Mami? Alalang tanong ko. Oo naman, anak. Medyo sumakit lang yung ulo ko dahil siguro sa init sa labas, Anya. Sa pagpapatuloy naming maglakad noon ay nakapagdesisyon na nga ako, Papa Van. Laking gulat ni Mami nang tunguin ko yung window para sa mga enrollees ng nursing students. Anak, doon tayo. Doon sa course ng criminology. Anya na akala ay naligaw ako. Mami, buwelo ko. Hindi na po criminology ang kukunin ko. Dugtong ko. Ha? Anong pinagsasabi mo, anak? You mean nursing ang kukunin mo? Kailan ka pa nagka-interest sa medicine? Tanong niya. Nag-iisip na ako ng dahilan noon, Papa Van. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoong dahilan dahil paniguradong kukontrahin lang niya. Dati ko na kasing plano yun, Ma. Yung totoo, hindi ba takot ka sa karayom? Inaaway mo pa ngayon mga nurses sa ospital nung bata ka eh. Tapos magna-nurse ka? Pinawisan na ako sa pambibisto sa akin ni Mami. Wala naman sigurong masama kung haharapin ko na yung mga fears ko ngayon, di ba? Sigurado ka na ba dyan? Paano yung ambisyon mong mapabilib ang daddy balang araw? Natigilan ako sa tanong ni Mami. Pwede ko pa naman siyang mapabilib nang hindi nagpupulis, di ba, Mi? Napahingang malalim na lang siya noon. Kung sa bagay, sige anak, kung saan ka masaya, suportado kita. Ani Mami, sa kapasimpleng pinisil ang pisngi ko. Nang nalaman ni Daddy ang tungkol sa kursong kinuha ko ay tinawanan lang niya ako. Wala raw akong karangalang mapapala sa pagiging nurse ko. Kumpara sa mga kuya ko na marami pang promotion ang naghihintay sa kanila. Ako raw, mananatili na lang nurse habang buhay. Ano pa bang aasahan ko sa aking ama? Nanikatiting ay walang tiwala sa akin, Papa Van. Hindi talaga siya nabibigo pagdating sa pagpapasama ng loob ko. Ganun na talaga si Daddy ever since. Dahil sa kursong kinuha ko ay nagkaroon ako ng ideya sa pagkuha ng vital signs. Body mechanics, infection control, and bed bathing. Nakatulong din na kasama ko ang tropa kong si Ruel sa pinili kong kurso. Second year ko naman naranasang maging student nurse. Mas lumitaw ang kagwapuhan ko sa cap and pin sa aking uniformeng puti. Noon ko naman natutunan ang maternal and child nursing care. Doon ko rin nasaksihan ang sakripisyo ng mga ina mula sa pagbubuntis hanggang sa pagluluwal ng kanilang anak. Nakakatuwa lang na ikwento mo sa akin to, nak. Bigla ko tuloy naalala nung unang araw na masilayan kita. Ang gwapo-gwapo mo noon. Nakangiting sabi ni Mami habang kinukuhanan ko siya ng blood pressure. So ibig sabihin, hindi na ako gwapo ngayon? Ganun ba, Mi? Tanong ko na tinawanan lang niya. Eto naman, nagtampo agad. Mas gwapo ka na ngayon, syempre. Natigilan ako nang makita kong 160 over 120 ang BP ni Mami. Huwag ka masyadong nagpapagod, Mi, ha? Hindi ka na naman siguro umiinom ng maintenance mo.
Mataas na naman kasi ang blood pressure mo kumpara nung nakaraan. Sita ko. Ano ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Dala lang yan ang pagod ko. Nag-landscape kasi ako sa garden ko kanina. As usual, Papa Van, ganun na talaga si Mami. Hindi umaamin sa totoong kondisyon niya. Kaya naman hindi ako nagsisisi sa kinuha kong kurso. Bukod sa nagkakaroon ako ng chance na tutukan siya, naaalalayan ko pa siya sa mga medicines niya. Pareho na kasing busy sa military base sina Kuya Stanley at Kuya Harold. Nakikita ko ni Daddy sa mga efforts ko kay Mami pero parang wala lang ang lahat sa kanya. Kahit na nga nung minsang magkasugat siya mula sa tama ng bala nung may bypass operation, ako ang gumamot sa sugat niya, Papa Van. Pero kahit ni isang salita man lang ng pasasalamat, wala akong napala sa kanya. Nasigawan pa nga niya ako nang masaktan siya sa nilagay kong gamot. Okay lang. Anticipated ko na rin yun. Ganun naman siya eh. Ang nakikita lang niya ay ang mga kamalian ko. Bulag siya sa pagdating sa mga naitutulong ko. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung iparamdam sa'yo na parang wala ka nang nagawang mabuti. Lalo na sa mata mismo ng sarili mong ama. Kinaya ko ang lahat sa aking pag-aaral, Papa Van. Ito'y para kay Mami. Yung thesis ko nung third year at kahit naka-in-house review na ako nung fourth year, ay hindi pa rin ako nagkukulang sa pag-check sa kanya. May hypertension na kasi si Mami, Papa Van. Alalahanin mo yung pagre-review mo, anak. Kailangan mong may pasa yung board exam mo para sa daddy mo. Naluha na lang ako sa sinabing yun ni Mami. Opo, Mi. Gagawin ko yun. Para sa inyo. Ni daddy. Pigil na ang luha ko noon dahil gustong-gusto kong sabihin siya lang ang dahilan ng lahat ng pagsisikap ko. At dahil nga sa pagiging pursigido ko ay nakapasa ako sa nursing board, Papa Van. Nabalita ni Daddy ang lahat kaso hindi pa rin siya nakauwi para saksihan ang oath-taking ko. Buti pa nga sina Kuya. Sinikap pa talaga nilang tumawag para lang i-congratulate ako. Imbes na lulunurin ko ang aking sarili sa sama ng loob, Papa Van, itinoon ko na lang ang atensyon ko sa mas mahalagang bagay. Sa awa ng Diyos ay nakapasok ako sa isang public hospital. Masaya akong nakakatulong sa mga taong may dinaramdam. Iba't ibang klase na rin ang pasyente ang inalagaan ko. Isang matamis na ngiti lang mula sa kanila. Pawi na ang pagod ko, Papa Van. Kapag ganun ay kinukwento ko kay Mami yung kasiyahang nararamdaman ko. Wala siyang kupa sa pagpaparamdam na sobrang proud siya sa akin. Dahil dun ay mas naienganyo akong mas pagbutihin pa ang trabaho ko. Sumasama na rin ako sa mga charity activities ng ospital namin. Pupunta kami sa mga remote areas kung saan hindi masyadong natututukan ang health conditions ng mga tao. Sa gabay ng ilan sa mga doctors na kasama namin ay maayos kong nagagampanan ang tungkulin ko. At dahil sa mga nakita kong mga kondisyon ng mga tao roon, nabuhay yung kagustuhan kong magpatuloy sa pag-aaral ng medisina. Gusto kong dagdagan yung kaalaman ko para maging isang ganap na doktor balang araw. Last year lang nagkaroon ng matinding pagsubok sa karir naming healthcare worker. Pumasok na kasi rito sa Cagayan ng COVID-19. Hindi naging biro ang bawat araw, lalo na't kami ang frontliner. At nung magkaroon na kami ng unang pasyente, ay hindi na muna ako umuuwi sa amin.
Inaalala ko na kasi noon si Mami na dati nang may health condition. Huwag ka na munang umuwi sa atin. Find some place na pansamantala mo munang titirhan. Text ni Daddy, Papa Van. Yun lang. Wala nang iba. Wala man lang paalala na mag-iingat ako sa duty ko. Kahit ang kamustahin man lang sana ako ay hindi rin niya magawa. Pinag-early retirement na niya si Mami para lang masiguro ang kaligtasan nito laban sa COVID-19. Dahil ayaw ko rin mapahamak ang aking ina ay sinunod ko na lang ang sinabi ni Daddy. Naghanap ako ng pansamantalang mauupahang boarding house malapit sa ospital na pinapasukan ko. Kahit papano ay panatag na akong nakaka-video call si Mami. Lagi niya akong chinecheck kung kumusta na ako, kung nakakakain at nakakatulog ba ako ng maayos. Kahit nalilipasan ako ng gutom at tulog, Papa Van, hindi ko yon pinapaalam kay Mami. Dahil ayaw kong mag-iwan ng alalahanin sa kanya sa tuwing matatapos ang pag-uusap namin. Sa pagdami ng kaso ng COVID-19 na na-admit sa ospital, Papa Van, ay mas umusbong yung takot sa dibdib ko. Lalo na sa tuwing nakikita ko ang paghihirap ng mga pasyente. Halos gumuho ang mundo ko ng dalawa sa pasyente namin ang hindi nakasurvive sa COVID-19. Naiyak talaga ako noon habang tinutulungan yung doktor sa ginagawa nitong pagre-revive sa kanila. Ganun pala yung feeling of frustration. Kapag nakikita kong wala nang pwedeng gawin para maisalba ang buhay nila. Kung may magagawa lang sana ako para dugtungan ang mga buhay nila, Papa Van, matagal ko nang ginawa. January 1, 2021, pangalawang bagong taon ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Tuloy pa rin ang pamamerwisyo ng COVID-19 dito sa atin. Pero kahit papano ay nakokontrol na namin. Hindi na siya sinlala noong 2020. Tuloy pa rin kami sa Community Reach Out Program. Bukod sa food supplies ay namimigay rin kami ng vitamin C, face masks, face shields at alcohol sa mga baryo. Una nang nabanggit sa amin ang tungkol sa pagpunta namin ng Abra Province sa January 4. Magsasagawa kami ng simpleng community service sa parating na January 5. Nang ipaalam ko ito kay Mami ay agad naman niya akong pinayagan. Hindi mo lang alam anak kung gaano ako ka-proud sa'yo. Maging mga kuya mo, saludo sa tungkuling ginagampanan mo. Anya nang maka-video call ko siya. Panatag din naman akong aalis, Papa Van, dahil madali lang namang tawagan si Mami sa messenger. Lumayo man ako ay sisiguraduhin kong palagi ko pa rin siyang tatawagan. Pagsapit ng January 3, 2021, matagumpay kaming nakarating sa probinsya ng Abra. Mabuti na lang at isa sa head nurse namin ang taga ron, Papa Van. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong malibot yung lugar kahit pasilip lang. Nakapasyal kami sa Santa Catalina de Alejandría Parish Church. Isa sa pinagmamalaki nila ay ang paggawaan ng abel. Ito yung parang tela na gawa sa woven fabrics. Doon ko lang napatunayan na maganda sa Abra, Papa Van. Nagmistulang bakasyon ang biyahe kong yun dahil sa ganda ng tanawing ipinamalas ng Abra Province. January 5, 2021, katatapos ng community service namin sa Barangay Pakeda, Malipgong, Abra.
Medyo hindi na ako komportable noon dahil hirap na akong mag-send ng pictures kay Mommy. Wala na rin pumapasok na new messages sa inbox ko maging sa Messenger. Hindi ko alam kung sadyang dahil ba sa hina ng signal o wala talagang chat sa akin si Mommy. Hindi talaga ako mapanatag noon kaya ginawa kong lahat. Magkasignal lang yung phone ko. Hanggang sa marinig ko ang sunod-sunod na pagtunog ng notification ng phone ko mula sa Messenger. Yes, bulalas ko pa noon dahil sa wakas ay makaka-online na ako. Agad kong tiningnan ang mga mensahe mula kay Mommy. Anak, huwag kang magpapalipas ng gutom dyan. Tawagan mo ako mamaya kapag natapos na kayo sa activity niyo, anak. May sasabihin ako. Bakit wala ka pang chat, Jill? Are you okay? Tawag ka please, anak. Ilan lang yon sa mga chat ni Mommy kahapon na nabasa ko. Nang akmang re-replyan ko na siya ay sunod na nagpakita ang chat head ni Kuya Stanley sa screen ko. Jill, si Mommy nasa ICU. Literal na huminto ang mundo ko sa chat na yon ni Kuya. Halos malagutan ako ng hininga sa bilis ng pagkabog ng dibdib ko. Sinikap ko pa siyang tawagan kaya lang hirap pa rin ako sa signal. Kailangan kong makauwi kinabukasan. Hindi ako mapapanatag na nasa panganib si Mommy habang nasa malayo ako. Sunod kong tinawagan si Kuya Harold. Sa pagsisikap kong itaas ang phone ko mula sa kinatatayuan ko ay nagkasignal na itong muli. Kuya, Kuya si Mommy, nasa ospital daw? Kumusta nang lagay niya? Tarantang tanong ko. Malala siya, Jill. Ang bilis lang ng pangyayari. Kahapon lang nung sabi niyang inuubo siya, tapos hirap na siyang huminga kaya tinakbo na namin kaagad sa ospital. Positive sila pareho ni Daddy sa COVID-19. Umiiyak na noon si Kuya Harold sa kabilang linya. Please Kuya, huwag niyong iiwan si Mommy. Uwi na ako dyan bukas. Makaawa ko. May ibibilin pa sana ako kaya lang nawala na naman ng signal sa kinaroroonan ko. Ano ba? Bakit ngayon pa? Bulyaw ko habang tinatapik ang phone ko. Hindi ako nakatulog kinagabihan noon kakaisip kay Mommy. Hawak ang rosaryo ko ay pinagdasal ko ang kalagayan ng aking ina. Hindi ko rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kaya ako nag-nurse para kay Mommy. Tapos ngayon, at kailangan niya ako, Papa Van. Hindi ko man lang siya magawang tulungan. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, kahit wala pang sapat na tulog ay ginising ko na ang mga kasamahan ko. Pinagagayak ko na sila para sa biyahe namin pabalik dito sa Cagayan. Naglalakad na kami noon papuntang bayan nang makasalubong namin ang isang ambulansya. Huminto sa tapat namin saka bumaba ang isang doktor na kakilala ng head nurse namin. Nurse Mel, tulungan niyo kami. Kailangan ng tulong natin sa mga sugatang sundalo. Makaawa niya. Sa taranta namin ay sumakay na lang kami sa ambulansya para tugunan ang pakiusap niya. Hirap ang kalooban ko noon sa pag-aalala kay Mommy, Papa Van. Gusto kong ipilit ang pagnanais kong makauwi pero hindi ko maaring talikuran ng mga taong nangangailangan ng serbisyo ko. Napalaban noon ang mga sundalo sa kalagitnaan ng kanilang combat operation. Ilan sa kanila ay halos mawala na ng malay sa dami ng dugong nawala sa kanila. Sumasakit na noon ang ulo ko sa kakulangan ko ng tulog pero sinikap ko pa rin gampanan ang tungkulin ko. Matagumpay naming natanggal ang mga balang bumaon sa kanilang katawan. Nagamot at natahi na rin namin ang mga sugat nila. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa tulong nyo, baka mas marami pang nalaga sa tropa namin.
Napangiti na lang kami sa sinabing yun ng isa sa mga sundalo. Dahil sa ginawa namin, ay tinulungan kami ng lokal na pamahalaan nila na makauwi ng matiwasay rito sa Cagayan. Hindi na ako mapakali sa biyahe noon, Papa Van, lalo na't hindi ako sinasagot ng mga kuya ko. Iuwi namin si Mami. Magkita-kita na lang tayo sa bahay. Tanging reply niya. Noon pa lang tuluyang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Van. Panatag na ang kalooban kong nasa maayos ng kalagayan ang aming ina. Kasunod nun ay sinend ko na kay Mami ang mga pictures na kuha ko sa Abra. Kaya lang hindi pa niya ito nasisin. Inintindi ko na lang dahil baka nagpapahinga lang siya nung mga oras na yon. Pagkarating ko sa bahay, tila ang bigat lang ng pakiramdam, Papa Van. Parang ang tahimik lang kasi. Malayo sa kinasanayan ko. Dapat sana ay maririnig ko na ang ingay ng telebisyon sa panonood ng mga kuya ko. O kahit man lang mga tinig nilang nagkukwentuhan. Kaso walang ganong ganap. Pagpasok ko ay agad kong natanaw ang mga kuya ko sa sala. Tila, kanina pa nila hinihintay ang pagdating ko, Papa Van. Asan si Mami, Kuya? Nasa kwarto ba niya? Bulalas ko na nakangiti pa talaga. Nagtataka ako noon kung bakit parehong seryoso ang mga mukha nila. Dahil gusto ko nang makita si Mami ay agad ko siyang pinuntahan sa kwarto. Sa aking paghakbang sa hagdanan, ay natigilan na lang ako sa natanaw ko. Isang kandila ang nakasindi sa isang sulok ng bahay. Noong mga sandaling yun ay bumilis na ang pintig ng aking puso. Nang usisahin ko ito ay saka ko palang nakita ang isang banga na kulay puti. Bumuhos na ang luha ko nang matanaw ko sa tabi nito ang larawan ni Mami. Hindi. Hindi ito maaari. Mami! Mami! Anong nangyari, Kuya? Bakit hinayaan niyong mawala si Mami? Hagulgol ko habang yakap ko ang lagayan ng urn ni Mami. Maging sina Kuya noon ay umiiyak na rin sa pagkakayakap sa akin. Mami, bakit naman ganun? Bakit mo ako iniwan? Ang dami pa nating plano, di ba? Bakit ganun na lang kadali ang lahat? Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Van. Hindi ko man lang natulungan si Mami noong mga panahong kailangan na kailangan niya ako. Ilang araw kong dinaing ang pagkakawala ni Mami sa buhay ko. Ang sunod kong pinaghandaan noon ay ang paghaharap namin ni Daddy pagkatapos ng quarantine period niya. Paniguradong sangkaterbang masasakit na salita na naman ang maririnig ko sa kanya. Alam kong mas lalo lang lalala yung gap namin sa nangyari kay Mami. At nung dumating nga ang araw na yun, tulad ko ay abot langit din ang hinagpis ni Daddy sa nangyari kay Mami. Mas lalong masakit sa akin yung puntong wala na akong kakampi, Papa Van. Wala na magtatanggol sa akin mula kay Daddy. Halos suminto ang takbo ng oras ko nang magkaharap na kami ng aking ama. Seryoso siyang nakatitig sa akin noon, kaya inunahan ko na siya. I'm sorry, Dad. Hindi ko nagawang bantayan si Mami sa mga araw na naghihirap siya. Napakawalang kwenta kong anak. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Dad.
at maiintindihan ko pa kung magagalit kayo ngayon sa akin. I'm sorry, Dad. Hagulgol na sabi ko. Natigilan ako, Papa Van, nang hawakan ni Daddy ang magkabilang balikat ko. No. Don't blame yourself, son. I should be the one who's saying sorry here. Ako ang humihingi ng tawad para sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Naging bulag ako sa mga paliwanag noon ng mami mo. I just want to let you know na hindi kita sinisisi sa nangyari. Siguro nga hanggang dyan na lang talaga ang mami mo. At kahit wala ka sa tabi ng mami mo noon, ay mas marami namang buhay ang nasa gipnyo sa ginawa niyong kabayanihan sa Abra. And I'm so proud of you, Jill, my son. Hindi ko inaasahan, Papa Van, ang mga katagang yon mula kay Daddy. At noong yakapin niya ako, ay doon ko na pinakawalan ang kanina ko pang pinipigilang mga luha. Nakarating pala sa kanya yung tungkol sa ginawa naming rescue sa mga sugatang sundalo, Papa Van. Noon na rin na ipaliwanag ni Daddy ang lahat kung bakit ganun na lang kabigat ang loob niya sa akin. Inakala pala niyang hindi niya ako anak. Sa ibang lugar kasi siya nakadestino noon nang malaman niyang dinigahan si mami ng kaibigan nito. Inakala niyang anak ako ni mami sa ibang lalaki. Naging bulag siya sa paliwanag ng aking ina. Saka pa lang siya natauhan nang kausapin siya ni mami nung araw bago siya mawalan ng buhay. Hiniling nito na mahalin ako ng buong puso ni Daddy dahil bunga raw talaga ako ng pagmamahalan nila. Na kahit kailan ay hindi siya nagawang pagtaksilan ng aking ina. Kadalasan sa buhay, saka pa lang tayo nagkakaroon ng realization kung isang mahalagang parte na ng ating buhay ang lumisan. Isang pagkakataong pagsisisihan man natin ang lahat, huli na. Hindi na natin maibabalik pa. Tulad na lang ng aking ina sa buhay naming mag-ama. Pero ganun pa man, naniniwala akong masaya na si Mami saan man siya naroroon. Dahil nakikita na niyang maayos na ang relasyon namin ni Daddy. Alam kong proud din siya sa mga achievements ko. At sa wakas, natupad na rin yung matagal na niyang hinahangad. Ang maging proud sa akin si Daddy. Hanggang dito na lang, Papa Van, at sana may aral na natutunan ng mga tagapakinig nyo sa kwento ng buhay ko. Sa ngayon ay nagpaplano na akong ituloy ang pangarap kong pagdudoktor. Suportado ako rito ng mga kuya ko at ni Daddy. May kanya-kanya ng pamilya ang mga kuya ko. Kaya kami na lang ni Daddy ang magkasama sa bahay. Maraming salamat, Papa Van, at hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Jill. Minsan lang sa mundo, isinilang ang
story